Ang paggamit po ng illegal na droga is a grave misconduct. Yan po ay conduct unbecoming of a police officer. At ang resulta po ng penalty niyan o ang penalty po niyan ay dismissal from the service. Ngayon, kapag ka na-dismiss from the service ang isang PNP official, wala po siyang tatanggaping anumang benepisyo sa kanyang serbisyo. Lahat po ng mga benepisyo na maaari niyang matanggap, forfeited na po ito at hindi niya na po ito makukuha pa. Maliban na lamang doon sa tinatawag po na cumulative accumulated leave, yung CAL na tinatawag. Ito pong cumulative accumulated leave, ito naman po ay karapatan ng kahit sino. Matanggal ka man sa serbisyo o hindi, yun. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 1, 2023 at kahapon sinibak na po sa pwesto ito pong hepe ng Mandaluyong Police Station kaugnay po sa pagpupositibo sa illegal na droga. Medyo nakalulungkot po ang balita na itong ating pag-uusapan at re-reaksyonan, pero kailangan po nating matuto at magkaroon ng tamang impormasyon sa mga nangyayari na ito sa ating kapulisan. Tandaan po natin, ang bilang po ng ating kapulisan ay 228,000. At kung meron man pong bulok dyan, hindi po lahat. Ang masakit lamang, nadadamay po ang mga matitinong pulis na mga naglilingkod po sa ating bayan. At sa pagkakataong ito, dinamay na naman nito pong hepe ng Mandaluyong City na sinibak ang pangalan po ng buong kapulisan. Nakalulungkot po talaga ito, pero ganun talaga. Sa isang organisasyon, kadalasan meron pong sumisira, pero hindi naman po dyan matatapos ang imahe na pilit na binabago at sinisikap sana na makuha ang tiwala ng taong bayan. Pero syempre, kapag kami mga ganitong pangyayari, muling nanunumbalik ang mga nakalulungkot na pangyayari sa mga nakaraan, katulad po ng pagkakasangkot ng mga matataas na ranggo ng kapulisan sa illegal na droga, in particular, yung nahuli po noong 2022 sa Manila. Ito po ay nagkakahalaga ng mahigit sa 6 na bilyong piso at kulang-kulang sa isang tonelada na kilo po ng droga. Ang particular na individual na tinutukoy po natin dyan na nakakulong po sa kasalukuyan ay walang iba kung hindi itong si Sergeant Mayo. At sa pagdinig po ng Senado at Kongreso, lumutang ang mga napakaraming pangalan ng mga matataas na opisyales ng ating kapulisan na ngayon po ay sinampahan na din po ng kaso ng ating Philippine National Police. Ang maganda lamang po dito mga tol, hindi po nagpapabaya ang pamunuhan po ng ating Philippine National Police sa pangunguna po ng ating Police General Director na si Police General na si Benjamin Acorda Jr. Siyempre, yan po ay may guidance ng ating Pangulo at ng ating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos. Ito pong hepe ng Mandaluyong City Police Station ay finally sinibak po sa kanyang posisyon. Ang ibig sabihin po ng pagkakasibak, una ay hindi po muna yan tinatanggal sa kapulisan. Yan po ay tinanggal lamang sa kanyang pwesto bilang hepe po ng Mandaluyong City Police Station pending administrative and possible criminal case na pag-uusapan po natin mamaya. O dito po tayo, panoorin po natin ang balita na may kaugnayan po dito sa ating pinag-uusapan. Sibak na sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong Police matapos 2 beses nagpositibo sa drug test. Nakatutok si Oscar Oila. Muling nagpositibo sa confirmatory drug test si Police Colonel Cesar Herente. Yon ang masakrap, ano? Police Colonel Herente, positibo sa confirmatory test. Ganito po kasi yan mga tol. Sa umiiral po na batas, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, meron pong 2 uri ng pagsusulit, ang tawag po ba sa Tagalog, o test, ano, drug test. Ito pong drug test, kapag isinagawa po ito, initially, yung screening test. Ang tawag po doon ay preliminary test. Usually, random po iyan na isinasagawa. Depende sa occasion, depende po sa lugar, at depende po sa serbisyo o employment. Sa gobyerno, in particular sa Philippine National Police, kung saan ako po ay dating nabibilang, nagsasagawa po talaga ng regular drug testing at saka random drug testing ang ating Philippine National Police. Noong panahon na bahagi pa po ito sa promotion, meron pong regular drug test.
At kadalasan, syempre, kapag ka ikaw ay magpapapromote, eh dapat hindi ka gumagamit ng illegal na droga. Kaya wala po nagpo-positibo sa mga nag-a-attempt na magpapromote ng mga panahong iyon dahil alam nila na itetest po sila. Ang mga nahuhuli kadalasan ay doon po sa random drug testing. Ito po ay surprise testing na isinasagawa po ng higher headquarters para sa ganon, ma-maintain po na ang mga pulis ay hindi dapat gumagamit ng illegal na droga. At ganito po ang nangyari dito po kay Genera. Ah, Generes ba yun? Nakalimu, Herente. I forgot the surname of this police officer. At nung nagkaroon po ng random drug testing dyan po sa Mandaluyong City Police Station, it found out on the screening test that he is positive. Siyempre, part of due process is to confirm kung yung positibong screening test po sa kanya ay talagang positibo o hindi. Kaya naman nagkaroon ng tinatawag na confirmatory test. Sa confirmatory test, napag-alaman na positibo pa rin po itong si Kernel ng Mandaluyong City Police Station. O, ituloy muna natin ang balita bago po tayo patuloy na mag-react dito. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo base umano sa inilabas na resulta ng PNP Forensics Group. Na-relieve sa pwesto si Herente bilang hepe ng Mandaluyong Herente. Police matapos magpositibo sa isinigawang random drug test ng NCRPO nitong August 24. Dahil meron na po tayo resulta ng confirmatory test, ay hindi po lang kami po yung charge investigation at nakausap na po natin yung investigating unit po ng NCRPO. Ano po ang ibig sabihin ng pre-charge investigations? By the way, kaya po natin tinapik ito, nirequest po ito ng isang manonood natin at turuan daw po siya kung ano po ang mga posibilidad na maaaring mangyari dito. Kaya po natin ito tinatalakay sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin po ng pre-charge investigations, parang preliminary investigation po ito sa criminal case kung saan aalamin po ng ating kapulisan kung meron po bang sapat na basihan para sampahan po ng kasong administratibo at even criminal ito pong si Kernel Herente. Yan po ay binibigyan ng pagkakataon si Kernel Herente na sagutin ang alegasyon sa kanya. At kapag ka napatunayan, which ganun palaga ang mangyayari dahil positibo sa confirmatory test, maaari pong matanggal ito si Kernel Herente sa ating serbisyo, sa kanilang serbisyo, sapagkat ang paggamit po ng illegal na droga is a grave misconduct. Yan po ay conduct unbecoming of a police officer. At ang resulta po ng penalty niyan o ang penalty po niyan ay dismissal from the service. Ngayon, kapag ka na-dismiss from the service ang isang PNP official, wala po siyang tatanggaping anumang benepisyo sa kanyang serbisyo. Lahat po ng mga benepisyo na maaari niyang matanggap, eh forfeited na po ito at hindi niya na po ito makukuha pa. Maliban na lamang doon sa tinatawag po na cumulative accumulated leave, yung CAL na tinatawag. Ito pong cumulative accumulated leave, ito naman po ay karapatan ng kahit sino. Matanggal ka man sa serbisyo o hindi, dapat after mong magserbisyo, babayaran po sa iyo yan. Kasi yan yung mga leave na hindi mo nagamit during the time that you are in active service. But going back, sa pagkakatanggal, possibly, nitong si Kernel Herente, eh maaari din po siyang makasuhan ng kasong kriminal if warranted, ano? Pero alam naman po natin under Section 15 ng ating Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165, the first offense is punishable only by rehabilitation. Ano, ang isang taong napag-alaman na gumagamit po ng illegal na droga ay dapat ipasok po sa ating rehabilitation center. Kaya definitely mag-undergo po ng rehabilitation center ito pong si Kernel Herente. At kung sakali na sa ikalawang pagkakataon, wag naman sana, eh, muli po siyang gumamit ng illegal na droga, papasok na po dyan ang penalty of imprisonment. Kasi ito po yung nasusulat sa batas, ano? I-share ko lamang po sa inyo, baka sabihin po ninyo, nag-aabu-abugaduhan ako dito, baka masabihan tayo ni Maharlika. O kaya even ang ating hinahangaan, ako hinahangaan kong vlogger si Atty. Libayan, kahit magkaiba po ang paniniwala natin sa politika. Oh, ang sinasabi po dito sa Section 15 ng
Comprehensive Dangerous Drugs Act of 1965, ito po yan, no? Use of Dangerous Drugs. A person apprehended or arrested who is found to be positive for use of any dangerous drug after a confirmatory test shall be imposed a penalty of a minimum of 6 months rehabilitation in a government center for the first offense, subject to the provisions of Article 8 of this Act. If apprehended using any dangerous drug for the second time, he shall suffer the penalty of imprisonment ranging from 6 years and 1 day to 12 years. O, yan po ah, pagka ikaw ay naaresto at ikaw ay gumagamit ng illegal na droga. Pero syempre, hindi naman inaresto. Ito pong ating pinag-uusapang opisyal. Siya po ay napag-alaman lamang na gumagamit ng illegal na droga bilang pulis, kaya maaari po siyang matanggal sa serbisyo. Kaya yung criminal aspect po ng paggamit ng illegal na droga ay very remote po na maisampa dito po kay Colonel Herente. Kaya ang pag-uusapan lamang po dito ay, I believe, this is my opinion, ay ang kasong administratibo lamang para syempre i-weed out ang mga pulis na katulad po nitong si Colonel Herente. Part of due process is to give him the opportunity to be heard. Kaya wag po natin kagad i-expect na siya po ay agarang matatanggal sa serbisyo. Siya po ay bibigyan ng pagkakataong sagutin ang alegasyon laban sa kanya, at kapag ka natapos na po ang proseso, eh, ini-expect po natin na yan po ay matatanggal sa serbisyo. Lahat po ng mga pulis na natagpuan o napag-alamang gumagamit ng illegal na droga, wala pong nananatili dyan sa serbisyo. Lahat po yan na di-dismiss sa serbisyo. Bakit? Kasi alam naman po natin na yan po ay dismissal, summary dismissal. Mabilis ang proseso po dyan. Pag sinabing summary dismissal, mabilis ang proseso ng pagdinig sa kaso, at may kaparusahan po yan na either 6-month suspension, demotion, at saka dismissal from the service. Pero alam naman natin na kapag ka merong presence ng aggravating circumstance, ang i-impose na penalty ay ang maximum period of penalty, which is dismissal from the service. Eh ano ngayon yung aggravating circumstance o magpapalala sa kaso nitong si Colonel Herente? Being a police officer, yun po yung aggravating offense po doon. If you are a police officer or a public servant, dapat hindi ka gumagamit ng illegal na droga. Kaya aggravating circumstance po yun, which necessitates the impositions of maximum penalty provided under the rules ng ating Philippine National Police. Tuloy po natin ang pinanonood po nating balita, mga tol. Siya po ay makasuhan po ng kandang becoming of a police officer for testing positive for drug test po. Pag nagkataon, posible daw tuluyang masibak sa pagkabuli si Herente bukod pa sa kaso kriminal na maaari rin umunong isang palaban sa kanya. Naroon po siyang 15 days to challenge na po. Ito result na po ng confirmatory test. Then ang tayin po natin yan na i-challenge po niya yung result ito confirmatory test. But since we already have the findings of the confirmatory test, this will be the precedent para nga po gumulong na nga po itong HR investigation. Sa ngayon, under restrictive custody na umano ng NCRPO si Colonel Herente. Yeah, nadinig po natin yung salitang restrictive custody. Ano naman po ang ibig sabihin ng restrictive custody? Considering na sa kasalukuyan, sinibak lamang po ito sa kanyang pwesto and still active police officer po siya. Kaya ang unang penalty na imposable sa kanya para hindi niya po matakasan ito pong kanyang kinakaharap na kaso ay yung tinatawag na restrictive custody. Ang ibig sabihin po nito, sa loob lamang siya ng kampo at all times. Hindi po siya pwedeng lumabas nang walang paalam. Kung lalabas po siya, dapat meron po iyang opisyal na business, maaaring katulad po ng pagtestigo sa korte, o kaya naman under emergency circumstances. Kasi during restrictive custody, dapat at all times accounted ka ng iyong higher headquarters. O tuloy tayo sa pinapanood po natin balita dito, mga tol. Sinubukan po na ng GMA Integrated News ng pahayag si Herente, ngunit wala pa itong tugon. Kamakailan na ibalita pa ng GMA Integrated News si Colonel Herente ng pangunahan ng isang bypass operation sa isang bahay sa Mandaluyong na may taniman ng marijuana sa loob. Ayon sa jefe ng Eastern Police District. Nakakalungkot naman pala, no? Akalain mo meron siyang accomplishment
na maganda, particular dyan sa City of Mandaluyong, tapos siya mismo, hindi niya napigilan ng kanyang sarili na gumamit po ng illegal na droga. Ito, yung benefit of the doubt, ibinibigay naman po dito kay Colonel Herente. Kaya nga sinabi po ng spokesperson ng Philippine National Police na si Colonel Fajardo na binibigyan po siya ng 15 araw para i-challenge yung allegation sa kanya, in particular, yung confirmatory test. Pero, alam nyo, 99.9% madidismiss sa serbisyo itong si Colonel Herente. Dahil, unang-una, pumutok na po ito sa publiko at marami na pong nagbabantay dito, particular ang media. Pangalawang punto, hindi naman nagsisinungaling ang siyensya. Kapag ka napatunayan na ikaw ay positibo sa confirmatory test, eh talagang ikaw po ay gumagamit ng illegal na droga. Kaya tingnan natin kung ano ang magiging action to challenge yung allegation sa kanya dito nitong si Colonel Herente. Pasakop sa Mandaluyong Police, tuloy-tuloy daw isasagawa nilang mandatory random test upang masiguro ang disiplina at integridad sa kanilang hanay. Para sa GMA Integrated News. Yan, ano? Nakakalungkot tong balita na ito kasi kung titingnan naman po natin si Colonel Herente, maayos na maayos po ang kanyang physical na itsura. Hindi mo aakalain po na siya po ay gumagamit ng illegal na droga at iba po yung kinalabasan ng random drug testing at confirmatory test. Siya po ay positibo sa illegal na droga. Kaya wag po tayong huhusga kaagad sa tao kung isang adik ba ito o hindi. Hindi po natin alam kung ano po ang nasa likod ng pagkatao. Ang mahalaga, sama-sama po tayong sumuporta sa programa ng ating gobyerno na labanan ang illegal na droga, but not at the expense of the life of the Filipino. Tigilan na po natin yung impunity na nangyari sa mga nakalipas na panahon. Ang drug addict, meron pong pagkakataong magbago yan. Ano, biktima po iyan ng pagkakataon. Hindi po nila, I believe, pinili nila. Pero wala naman sigurong nagnanais na manatili na ang isang tao ay isang addict. Kapag ka lumawak po ang inyong kaalaman sa mga dahilan kung bakit nagiging adik ang isang tao at ano yung mga kaparaan ng ginagawa po ng ating gobyerno, mauunawaan nyo kung bakit po ganito ang sinasabi ko. Pero siyempre, kapag ka maliit lamang ang inyong kaalaman, eh ang iisipin nyo kagad, patayin kaagad ang mga adik na yan. Huwag po tayong ganon. Tapos na po ang panahon na ang isang pangulo, walang sinabi kung hindi kill them. Wala na pong ganong sitwasyon sa ngayon. Ang Pangulong Bongbong Marcos may respeto po sa due process at saka sa rule of law. Kung nagbebenta ng illegal na droga ang tao, hulihin. Kapag kanan laban, ipagtanggol ng ating kapulisan ang kanilang mga sarili, pero hindi ibig sabihin nun dapat patayin ang nanlaban na suspek. Ang nangyari kasi sa mga nakalipas na panahon, 6,200 plus ang nanlaban sa kapulisan at nauwi sa pagkakapatay nito. At ang sinasabi pa ng Human Rights Group, almost 30,000 Pilipino perish dahil sa war on drugs. Tapos masayang masaya pa kayo na kapwa nyo Pilipino namamatay, pinatay o kung anumang dahilan bakit sila napatay. Huwag tayong ganon sapagkat hindi lahat ng mga napatay ay may kasalanan. Paano kung sa kaibigan, kamag-anak o minamahal nyo sa buhay nangyari na sila ay naging biktima ng war on drugs tapos wala naman silang kasalanan. Ibabalik nyo marahil ang tanong sa akin, paano naman kung ang kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, ang naging biktima ng gumagamit ng illegal na droga? Eh wag naman sana. Pero meron tayong justice system. At wag naman sana na mangyari yan, but syempre ipagtitiwala ko pa rin sa ating criminal justice system ang kapalaran natin. Ano? Una sa lahat, hindi mangyayari yan kung tayo po ay nag-iingat. Ipinapaalala ko lamang po sa inyo, ang triangle of crime ay nandiyan para maunawaan po natin na nagkakaroon po ng krimen dahil meron pong tatlong factors na bumubuo po dito. Ano? Yung opportunity, instrumentality, saka capability ng kriminal. Bilang Pilipino na nag-iingat at wag dapat maging biktima ng krimen, aalisin po natin palagi ang opportunity sa mga kriminal. Hindi natin maaalis ang motibo, hindi natin maaalis ang capability or instrumentality,
Pero ang opportunity para tayo ay maging biktima ng krimen, pwede po nating alisin. Yun po ang lagi po nating babantayan para hindi po tayo maging biktima ng krimen.